Hi, Kawals! Morning! So, ngayon, mag-aalmusal ako together with you and with the mukbang style. So, kung gusto ninyong maipakita ko sa inyo kung ano yung mga aking niluto for my breakfast, then keep on watching. Tayo dito. Actually, hindi ko ito mauubos lahat. So, pinakita ko lang yung mga namimiss kong almusal sa Pilipinas na gusto ko may kasal kasi. So, ito guys. So, gumawa ako ng pritong talong tsaka dalawang fried eggs. Ayan, dalawa yan. Fried eggs. Ito, kinakain ito ni Malip. Itong pritong talong ni Mahal na Hari. Itong steam okra. So, matagal ko na kasi itong binili. So, naisipan ko lang imukbang. So, itong steam okra with a lemon and anchovy sauce. Ayan. So, lalagyan natin ng anchovy sauce to. Teka lang. Masarap to, guys. Dati nung bata ako, masarap to lalo kung kalamansi ang ilalagay mo yun. Ayan yung anchovy sauce. Kaya lang wala tayong kalamansi dito. So, lemon na lang. Ayan. Ito, magkakamay din naman tayo. And, my favorite, itlog na maalat with tomato and syempre fresh milk. Tapos ito, fruits, meron tayong may favorite pakwan and grapes. Masarap sana to kung may danggit, kaya lang wala akong danggit, so kaya bubo na lang. So magkakamay tayo ngayon. Miss ko to. Itadakimasu. Ang sarap. Saan kaya meron danggit? Mag-imagine na lang tayo. Actually, ito talaga dapat ang almusal ko ngayon. Itong binili ko sa grocery. Itong pancake. Papakain kasi ako ng pancake. Kaya lang, nakita ko nga itong talong. Masisira na siya. So, ayan, napamukbang ako ng diolas. And gusto ko sana, garlic rice. Kaya lang, okra. Ay, talong. Fried talong. Kaya lang, hindi ko naman nakalaan na magmumukbang ako ngayon. So, bagong sain tong kanin ko ngayon. Tsaka ito, talong. Tama, talong. Pwede mo rin siyang sawsaw dito. Maalat po. Sino sa inyo guys yung, kasi ako ngayon lang, yun ko lang na-realize eh, kumakain ng talong. Dati pag kinakain ko yung talong, itong talong, iniiwan ko yung balat. Tapos may nagsabi sa akin na, ba't ko daw iniiwan yung balat ng talong? Eh kinakain naman daw yun sa pakbit. So na-realize, oo nga, no, ba't ko ba iniiwan yung balat ng talong? Kaya yun, dito ko na lang siya na-realize na dapat pala, kinakain ko rin talaga, lahat ko na ito kinakain. Kasi, hindi naman basura yung balat ng talong. And talaga namang kinakain siya. So, ayan. Kinakain ko na siya ngayon. Ito, nabili ko ito sa Philippine store. Sana. Itong okra, sarap talaga. Naalala ko yung
Nagka-kaisa pa ako. Yung mga kasamahan ko, nag-ano kami noon, ano ba yung tawag? Boodle fight. Ganito yung mga dala naming ulam noon. Masaya. Ititingin lang kami ng mga ibang lahi kasi siguro sa isip-isip nila, ano pinagagawa na itong mga, bakit wala sa plato yung kinakain nila? Kami ng dead ba lang kami noon? Sa Mikura yata yun. Oo, sa Mikura. Pero kung sa ano yata yun, kasi yung Mikura, nakaisya, parang open canteen kasi yun. Pero kung sa PLM sana yun, parang fry bait. Pil na pil ko talaga yung pagkakamay ko kasi ang tagal ko talaga hindi napaiksin ako ko. Ito hindi kinakain ito, diba? Hindi yung kakainin niya kahit anong nangyari. Pag may itlog, gusto ko may ano. Gusto ko may tuyo. Ngayon nung kaibigan Bisaya, uuwi siya ng Pilipinas, ay pupunta siya dito. Ang sarap ng tuyo nila. Hi, tulot-lot. Si lot-lot yun eh. Pag uwi siya dito, lagi nang dadala ng tuyo. Salap. Sausaw ko kaya dito. Lahat ng maalat. Huwag nga lang tayong masyado sa maalat. Gusto naman tayo sa itlog na maalat. Ito talaga, bata pa ako, paborito ko talaga to. Tapos sinasawsaw to sa toyo na may kalamansi. Pero ako yata, mahilig kasi ako sa maalat nun eh. Bata pa lang mahilig ako sa maalat. Sinasasaw ko yata siya sa patis na may kalamansi. Kaya gusto ko, ang talong. Kasi, yung sausawan. Yung sausawan talaga. In fairness talaga sa itlog na maalat na tinitinda dito sa Japan. Ang sarap, hindi masyado maalat talaga. Ang gusto ko sa itlog na maalat yung ano, mamantika na hindi masyadong maalat. Yan, ganyang texture ng itlog na maalat ang gusto ko talaga. Nakatikim na ako ng ganun eh. Parang ito, medyo mamantika din siya. Medyo mamantika yung mga gilid-gilid ng egg yolk niya. Second drop. Grabe, napapadami yung kain ko talaga. Pag mukbang ha. Okay. Naalala ko yung ate ko dito. Favorite niya to. Okla. Ako naman, nung bata ko, hindi ko nangyayon ng okla. Ang favorite ko siguro na gulay nung bata ko. Kangkong, tsaka sitaw. Etong okla, kailan lang to? Etong nagka-edad na ako. Kailan? Alat. Bagoong balayan, anchovy sauce.
Pwede siguro itong pagkimpla, no? Ang kasi siya. So, ayun guys. Yung siya kanang buhay. Pero siguro kung garlic rice to, mapadami yung kain ko. Plus, marami ka pang kasama. No? Yun yung nakakamiss dun sa Pilipinas. Yung kakain ko ng almusal, kasabay mo yung mga kapatid mo, parents mo, mga pamangkin mo. Nakita niyo naman yung lifestyle na ko dun sa Pilipinas. No? Uh-huh. Kakain ko ng pandusal. Mainit na pandusal. Tapos, ewan ko ba, ba't iba yung lasa ng itlog doon sa atin? Parang malinam na masyado. Yung parang lasang gatas siya. Ganun ang lasa ng itlog. Hindi kumpala dito sa itlog dito sa Japan. Parang maganda lang, malinis lang, maganda yung lalagyanan. Kasi nakakatuwa yung, ano yun, yung... Nung pumunta kami ng palengke, nakita ko yung itlog nila, di ba? Yung pinipili nila isa-isa, tapos nilalagay sa box ng sesto. Medyo madumi pa yung shell, may mga ano-ano pa. May mga kismis pa. Pero, once na iprito mo, ang sarap. Diba? Ang sarap niya. Ayun. Dito malinis, naka, ano pa, naka, meron din naman ganun sa Pilipinas. Kaya lang, sa palengke, diba? Pipiliin mo yung isa-isa. Mamimili ka kung malaki. Malaki ba yung shell. Diba? Ayun. Pero ang sarap, malinamnam. Gusto mo. Pati yung mga gulay nila sa Pilipinas. Ang sarap din. Malinamnam din. Ano bang pinagkaiba? Parang dito kasi parang maganda lang tingnan. Pero yung mga prutas nila, dito sa Japan, in fairness, masarap. Yung ito, itong pakwan na to, yung meron akong pinos na ano, pakwan. Ang putla ng kulay niya. Tapos sabi nila, umatabang daw. Pero hindi guys, ang tamis ng pakwan dito. Lalo na pag summer. Parang, bihira ka lang yata makakain ng pakwan dito na matabang. Parang hindi nga yata ako nakakain. Sa tagal ko dito, hindi pa ako nakakain ng pakwan na matabang dito. Siguro yung matabang dito, matamis pa rin sa atin yung sa Pilipinas. Itong grapes nila, masarap din, matamis. Yung strawberry nila, matamis din. Ayun, maganda yung, ano, yung prutas nila dito, bilib ako. Pero yung gulay, maganda yung itsura, malinis. Pero parang mas nalilinam naman ako sa lasa ng gulay sa atin sa Pilipinas. Pati yung seafood, ayan, yung seafood. Masarap din yung seafood sa atin, mas malinam na, mas malasa. Dito ganun din, malalaki. Malaki, magandang tingnan, pero hindi siya ganun kalasa like sa Pilipinas. At saka yung tinapin nila dito, masarap. Kaya lang, pinagtataka ko lang, bakit hindi sila gumawa ng pandesal, no? Kayang-kaya din naman lang gawin yan dito. Masarap yung mga tinapay nila dito, in fairness. Masarap din naman sa atin. Pero iba din yung sarap ng tinapay dito sa Japan, tsaka tinapay doon sa Pilipinas. Sana lang, magkaroon ng pandesal dito, no? Yung mga kababayan tayo na gumagawa ng pandesal, pero bibihira lang. Kaya paging Lilia Roberly. Gawang pandesal. Gusto kong makatikim ng fresh pandesal ba? Tapos ipapalaman mo yung sardinas. Na-try nyo na ba yun? Yung pinapalaman yung sardinas sa pandesal. Ang sarap! Or reno, ayan, ang sarap. Liver spread yan. Yan yung mga gusto kong palaman ng pandesal eh. At, or yung simpleng butter lang. Yan, gusto ko yan. Tapos yung medyo lumamig na. Tapos yung butter, manamis na miss. Pag ano, na-try nyo yun. Bata ko ganun. Gusto ko yung pandesal na nilagyan na ng butter. Tapos antayin kang gumising. Pag gising mo, yun na naka-ano na yung butter. Pagkagat mo, ang sarap. Manamis na miss na maalat-alat. Parang ganun yung lasa niya. Masarap din yung dairy cream sa atin. Yung butter sa atin, dairy cream. Masarap siya. Parang iba din yung lasa dito tsaka doon sa Japan. Tsaka yung cheese, iba din yung lasa ng cheese dito sa Japan tsaka sa Pilipinas. Mas gusto ko yung cheese sa Pilipinas. Kaya pag umuwi ako ng ano, or merong magtatanong sa akin kung ano gusto kong pasalubong, cheese talaga. Dahil ang sarap. Bagay na bagay siya pag gagawa ka ng spaghetti dito. So that's all guys. Hindi ko na kayang ubusin to. So, kay Aling Salang na naman to mapupunta. Si Aling Salang. Si Salang Rap. No? Kalungkot. Sabi kumain. So, I hope you like this video. Doon po sa mga hindi nakapag-subscribe, paulit-ulit ko po sinasabi. Just subscribe to my channel and like this video. I hope to see you again on my next video. Bye! Have a nice day!